Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Lopez, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So bagamat nga po isang undefeated 2 division undisputed world champion ang current WBA junior middleweight title holder na si Terence Crawford, ay ang isa sa mga reklamo ng mga kritiko dito ay ang kakulangan nito sa pagiging aktibo sa ibabaw ng lona, kung saan isang beses lang itong lumalaban sa bawat taon. Magmula po noong taong 2020 ay hindi pa ito lumalaban ng 2 beses sa loob ng 1 taon. Kaya naman madaming fans ang nanghihinayang sa kanya dahil tumatanda na ito, tapos hindi niya nasusulit yung kasagsagan ng kanyang kalakasan. Lalo pat may edad na itong 37 years old ngayon. Mismo ang trainer na si Robert Garcia ay sinabing nakausap niya daw si Terence Crawford dahil gusto ditong itapat ni Turkey Alashik ng Saudi Arabia ang kanyang alaga na si Virgil Ortiz Jr. Gawa ng hindi ni Alashik nakukumbinse ang Mexican superstar Canelo Alvarez na gawin ang mega showdown kontra kay Crawford. At ayon nga po kay Robert Garcia ay base umano sa naging pag-uusap nila ni Crawford ay hindi daw ito interesado na labanan ang kanyang bata na si Ortiz. At bagkus ang gustong laban lang daw talaga nito na makuha ay ang Canelo fight. Kaya naman dahil dyan ay sinabi ni Garcia na mukhang hindi na daw lalaban pa ulit si Crawford pag hindi nangyari ang inaasam-asam nitong super fight kontra kay Canelo. At bagkus magre-retiro na lang daw ito. Habang ang middleweight legend naman na si Bernard Hopkins ay prangkang sinabi na tumigil na daw dapat si Crawford sa paghahabol kay Canelo. Mas mabuti umano kung harapin na lang ni Crawford ang current IBF welterweight world champion na si Jeron Boots Ennis. Giit ni Hopkins na masyado daw kasing malaki at malakas si Canelo para kay Crawford. Bukod dyan ay hindi din naman umano magiging madaling laban para kay Crawford si Boots Ennis. Habang si Crawford naman ay madiin na itinanggi na pera lang ang habol niya kay Canelo. Paliwanag nito na kung pera lang daw ang habol niya, ay edi sana umano ay tinanggap niya na yung alok na labanan ang UFC superstar na si Conor McGregor. Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil nga po sa usap-usapan ngayon na magtutuos ang current WBO and The Ring Magazine Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez at ang knockout artist na si Ryan Garcia sa oras na matapos na ang 1 taong suspension nito sa sport ng boxing sa buwan ng Abril. Kaya naman sinabi na ni Lopez na kung magtutuos daw sila ni Garcia ay dapat daw itong ganapin sa 147-pound welterweight division para sa 1 bakanteng world title belt. Hindi daw kasi siya sang-ayon sa gusto ni Garcia na magtuos sila sa 1 catchweight fight kasi andito daw siya sa sports ng boxing para humakot ng mga titulo at gumawa ng kanyang sariling legasiya bilang isa sa pinakamagaling na boksingerong tumungtong sa ibabaw ng lona. Bukod dyan ay gusto din ni Lopez ng 1 mahigpit na drug test sa laban nila nang dahil sa pagpopositibo ni Garcia sa ipinagbabawal na gamot sa huling laban nito kontra kay Devin Haney. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.